morning. Tagal-tagal din ako hindi napag-vlog. So, welcome to my channel. Ngayon, dito tayo sa may exit ng SM South Mall at may dadaanan tayo isang shortcut. Shortcut na naman tayo. And kung di ka pa napag-like and subscribe sa channel, please do. So, okay lang. And pag-exit natin ng South Mall, kumanan tayo papuntang Alabang. At yung shortcut na to, ginagawa ko to, dinadaanan ko to pag traffic pauwi sa amin, kasi traffic dito sa may South Mall hanggang sa may Moonwalk. Then after ng Moonwalk, traffic ulit sa Pure Gold bago makarating sa amin. Yung traffic doon minsan buhos. Ano siya, one way yon. Mahilig si mga traffic enforcer dito sa Las Piñas ng one way. Then ano ba ba? Ba't ko ba dinadaan to? Yun, pag sumusundo ako sa ate ko na traffic na papunta pag alanganing oras, sana pag gabi. Pagka gabi yung out niya, tapos nag-text siya. Dito ako nadaan, tsaka pa uwi, pag traffic din, may kita mo yun. Exit pa lang ng SM, traffic na. Ayun, dadaan tayo ngayon sa may pillar naman tayo ngayon. Shortcut tayo sa pillar dadaan. Pilar, tapos Royal South, then Moonwalk, tapos San Antonio, yung babaybayin natin. Ayan, liko tayo. Dalawang daanan dito. Isa dito sa unang kanto, pangalawa dun sa may Jollibee. Pero dito tayo dadaan kasi dun busy street yun. Puro yung tricycle, terminal ng tricycle sa Pilar, doon nadaan. Ito, onti lang nadaan dito. Diretso lang tayo. Kamusta naman kayo? Tagal-tagal din ng huling vlog ko. So, ilang weeks din. Parang 1 week. And diretso lang tayo. Kahapon, umulan ng malakas dito sa ano, sa lugar namin. Lalo na sa office. Pakita ko sa inyo yung video mamaya. Grabe talaga yung ulan. Buti na lang hindi inabot ang sasakyan. Yung paa ko yung inabot. Ano, lumusong ako sa baha para makasakay ng sasakyan. Pero buti na lang, good thing, meron din akong dalang sandal sa likod ng sasakyan sa compartment. Yun yung ginamit ko. Pagkaalis ko nung dun sa office, palit ako. Hindi nga nagpalit actually. Nag-drive ako ng sasakyan ng nakapaa, kasi talagang lumubog yung sapatos ko at nakaputing sapatos pa ako kahapon. Galing talaga, sobrang lakas ng ulan. Siguro ano na rin yun, meron kasing alam ko may bagyo dito sa atin ngayon, kaya umula na malakas. Ayan, diretso lang tayo, lumabas tayo doon. Paglabas natin doon, kumanan tayo, kasi pag kumaliwa ka, lalabas ka ulit ng Alabang Road. So hindi doon, so kanan tayo. Pag kanan, babaybayin mo lang to. Maraming dikuan or maraming kanto, pero ano lang, straight lang, diretso lang. Yan, reminder lang din sa mga dadaan dito, sa mga gustong sumubok na itong mga dinadaanan ko, required pa rin na meron kayong friendship sticker para makadaan or makapass through. Kasi friendship route siya dito sa Las Piñas. Ayan, ito yung isang intersection. Sa intersection na to, dadiretso ka lang, babaybayin mo lang yung daanan, huwag kang liliko. Liliko ka mami after ng guardhouse. Ayan, diretso lang. Ito minsan traffic din dito. Kung mapapansin mo yung traffic dito sa daanan na to, pag traffic na sa main road, kasi lahat ng mga sasakyan
dito na nadaan kasi what ano na, hindi na gumagalaw yung mga sasakyan sa main road or dun sa Alabang Sapote Road. Yan, dalawa dito, huwag kang malilito. Pag nakita ka ng ganito, tapos Friendship Route yung dadaanan mo. Pag wala kang sticker ng Village, Friendship Route lang meron ka. O Friendship sticker lang meron ka. Lagi kang always left. Sa right side, pag meron kang sticker ng Village, pwede ka doon. Pero kung wala, dito ka lang lagi sa left. Kasi maraming nagkakamali dyan. Doon sila pumipila. Eh, hindi sila pa dadaanin. Hassle pa. Cause ka pa ng traffic. Yan, after ng guardhouse, turn left ka lang. Turn right ka lang. Turn right ka lang. Tapos, yan. Babaybayin mo ulit to hanggang makaabot ka ulit sa intersection. Ayan. Dito, marami rin kainan dito sa pillar na pwede mong kainan kung gusto mo naman ng mga or hilig mo na kumain sa labas. Although, observe ano rin, safety protocols. Kailangan mo rin tignan yung kakainan mo kung safe ba siya. May mga distance per customer ba? Yung table ba okay? Sinasanitize ba bago kayo mag-dine in or kung take-out man? Okay ba yung ano? Yung mga personal sa kakainan mo. Ayan. Meron kaming kinainan dito. Sinadya sa akin ng pinsan ko kasi nag-aaral siya dito. Pangalan is Jay Velas. Ayan. Ano siya? Karinderia. Pero masarap siya. Only rice siya na kainan. Ayan. Intersection na tayo. Sabi ko kanina. Pagdating na intersection, kakaliwa tayo. Kasi pag kumanan ka, pwede kang labas mo SM kaso ibang sticker yung required dyan. Dati nag-require dyan ng sticker ng Friendship. Ina-accept nila. Pero due to pandemic, hindi na ngayon. So kailangan mo ng sticker nila. Kumbaga subdivision sticker. Pero ang labas mo nyan, ano na, mismo likod na ng SM. Mas mabilis kung isipin. Kaso kailangan mo ng sticker nila. Kung hindi ka naman laging nadaan, hindi siya sulit na kumuha. Ayan. Pagkaliwa natin, babaybayin mo ulit. Yan. Dati hindi ko alam tong daanan na to. Sino magturo sa akin dito? Parang katrabaho ko ata. Tsaka yung pinsan ko. Kasi dito, dalawa yung pwede mong labasan or exitan. Isang Royal South plus isa sa TS Cruz. Kung pupunta ka ng South, pupunta ka ng Laguna, Tagaytay, saan pa ba? Kabuyaw. Basta pa S-Lex yung exit mo, pwede ka dito. Dito naligaw ako dati. Hindi ko alam kung saan niligaw. Ang palatandaan lang dito, itong Salon Spa, itong Violet, or kung mapapansin mo, marami ding nalikong sasakyan, pero yun yung palatandaan ko. Yan, Salon Spa na pink na pintura, kakanan tayo. Yan, diretso lang din, binaybay lang natin, tapos kanan tayo doon, pasok tayo, tapos babaybayin mo ulit. Yan, diretso lang. Yung nakikita niyong linalabasan ng kulay silver na sasakyan, yung SUV, pag kumaliwa ka dyan, lalabas ka or papunta na yan sa TS Cruz. Kung pupunta ka ng Laguna, pwede ka dyan dumaan, labas mo, likod na ng ATC. Or kung pupunta ka ng SNR, Landers, yan, pwede ka dyan. Kasi paglabas mo ng TS Cruz, sa ilang-ilang exit, paglabas mo doon, kakaliwa ka, kahanan ka, pagkanan mo, unti na lang Landers na. Mas hassle free, talagang walang traffic. Ito naman, ito yung papasok tayo ng Royal South. Royal South, pag exit mo ng Royal South, Munok Village ka na. And diretso lang. And
umuwi na tayo ng Royal South. And pag enter dito, kanan ka lang, huwag kang kakaliwa, kasi pag kumaliwa ka, wrong way ka, one way dito. Hindi sila nagpapapasok doon, kasi although may guard naman na mag-assist sa'yo, pero mas maganda nang alam mo para hindi ka na-assist ng guard, para hindi na-hassle sa inyong dalawa. Yan, tapos kaliwa, tapos kanan ulit. Kasi pag kumaliwa ka, iikot ka lang dun, babalik ka ulit sa guard kanina, exit ka na ng Royal South, papunta ka naman ulit ng Pilar. Ito ang exit na ng Royal South naman. And ito na yung guard house nila. Tapos kakaliwa ulit tayo. Ito, nasa Marcos Alvarez Road tayo. Hindi, nagkakamali ah. Kakanan tayo kasi lalabas tayo ng moonwalk. Pag kumaliwa ka, papunta ka ng soldiers. Ano pa ba? Papunta dyan. Papunta ka ng Cavite. Pwede dyan. Diretsuhin mo lang. Yan, dun yun. Dito, papalabas ka ng moonwalk. Or papunta ka ulit ng main road ng Alabang Sabote Road. Dito magta-traffic to, itong dinadaanan natin, nagta-traffic dito pagka umuulan tsaka pagka rush hour, traffic din dito, pero moving naman siya compare sa main road. Ayan, mayroon ka nakita dito parang mini intersection. Pag kumaliwa ka dun, papasok ka ng Rainbow Moonwalk Village. Sa Moonwalk Village, pwede kang lumabas doon ng BFRB. Tapos pwede ka rin BFRB. Tapos sa BFRB, marami ka nang pwedeng daanan. Pwede kang lumabas ng River Drive papunta ng Bacoor, or pwede ka rin lumabas ng Cecil's, Casimiro. Kung familiar kayo, pwede ka rin lumabas sa Times. Sasabi ko noon, Times, tapos pag lumabas ka ng Times, mas malapit na kung pupuntahan mo ay SM Center, or pwede ka rin sa PhilAm kung pupunta ka ng Star Mall Las Piñas, pwede rin doon. Kumbaga, marami siyang exit point ang BFRV. Yung isa nating dinadaanan, yung BF Homes, ang exit naman doon sa Honda, Alabang, pwede rin sa SMBF, pwede rin sa SM Hypermart or SM Hypermart ng Paranaque, pero o SM Hypermart BF ata yun, not sure sa pangalan. Pero dun sa nabanggit kong tatlo ngayon, sa SMBF, SMBF Hypermart o SM Hypermart Sukat, tsaka sa Honda, Alabang Honda, hindi ka pwedeng ngayon umexit doon kung meron kang friendship sticker, or kung friendship sticker lang ang meron ka. Dati, doon sa Honda Alabang, pwede ka mag-exit doon pag meron kang friendship sticker. Pero ngayon, due to pandemic ulit, naghigpit sila, hindi pwede. Pero doon sa dalawa, pag-exit ka ng SMBF at SM Hypermart, kailangan mo ng BF sticker para maka-exit doon, kasi hindi ka papayagan, restricted doon. Ang pansin niya, dire-diretso lang tayo. Nadaanan natin yung hospital kanina. Diretso lang, bye-byein mo lang to. Tapos nakadaan tayo ng Shell Gasoline Station. Diretso lang. Yung sunod natin malalagpasan is yung Caltex. Ayan, mapapansin niyo, nasa left side Caltex. Sa paglagpas ng Caltex, meron dyang papasok, or pwede ka mag-turn left. To turn left tayo doon. Itong daanan na to, ang tawag naman dito sa subdivision na to is Villa Luningning. Ayan. Papasok tayo dito ngayon. Ayan.
dito, pwedeng dumaan ang nakamotor. Pero, magbabayad ka kung dyan nagkakamali 5 or 10 pesos dito sa kay kuya, yung kanina nakakulay blue. Pwedeng dumaan. Dun sa iba, hindi kasi ata pwedeng dumaan ang mga nakamotor. Hindi siya pass-through. Or kahit meron kang sticker, hindi ko lang alam kung pwede sa mga motor yung friendship sticker. Pero may nakikita ko ng mga nagmamotor, mga nag-grab na may sticker. And babaybay mo lang, kakaliwa ka, kakaliwa na magkakanan ka, tapos kaliwa. Huwag kang dediretso doon. Pag dumiretso ka doon, village yan. Hindi ka exit sa Villa Luningning. Dito, exit na ng Villa Luningning. Ayan, balik tayo. Doon sa mga nagmamotor, meron ako nakita, napapansin, kasi may mga windshield ang mga motor na nakita ko. Sample ang NMAX, meron siyang parang windshield. Nandun nakadikit yung mga friendship sticker nila, BF sticker, o kung ano namang sticker, nakikita ko. So, siguro, hindi ko pa sinatry, wala akong motor. Possible na mag-pass through ang mga motor kung meron kayong nakadikit na sticker sa motor nyo. Ayan, nag-exit tayo sa Villa Luningning. Ngayon, nasa equitable na tayo. Kakanan tayo. Kaliwa ako ng kaliwa. Kanan tayo. Ayan, yung guard. Diretso lang. Ayan, dalawa yan. Pwede tayong lumiko dito sa kanan. Sa kaliwa, ayan. Kaliwa. Pwede rin dumiretso. Liliko ngayon tayo sa kaliwa. Pwede tayong magdiretso dun. Kaso, ang pangit lang dun sa daanan, pag dumiretso ka, medyo lubak-lubak yung daanan at hindi siya friendly road kasi marami rin mga tao. Kaya kung hindi mo mapapansin yung mga tao, makakabangga ka kasi marami mga bata na naglalaro talaga sa kalsada kahit pandemic. Kaya mas advisable na lumiko ka na, mag-turn left ka na dito. Babaybayin mo lang din to, dire-diretso lang. Ayan, ingat lang sa mga humps kasi yung humps dito walang pintura na humps sila. Bubulaga ka na lang kung may humps yung dadaanan mo, kung dadaanan mo na. Lalo na kung lower yung sasakyan mo. Alam yan ng mga lower ng sasakyan, lalo na pag may humps. Ayan, diretso tayo. Baybayin mo lang yun, then kakanan ka ulit, turn right ka. Ay, padahal mo na si Manong. Turn right ka lang. And tapos exit na ulit tayo ng village. Ngayon, dito, may nakita kayo lumiko yung mga motor, mga nagmamotor. Pag lumiko ka dyan, papasok ka ng San Antonio Village, kung na nagkakamali. Ang exit mo naman dun, kung doon ka dadaan, doon ka dadaan, ay sa BF ulit, BFRV. Doon ka ulit, mag-exit ka ulit dun. Ay, sorry, papasok ka ulit dun. Tapos, ang exit mo, yun ulit, yung tatlo. Sinabi ko kanina, sa Time, sa Cecil's, tsaka sa Phil-Am. Ayan, babay-bay mo lang to. Nasa, ano ka na, subdivision ka na ng San Antonio. Ayan, San Antonio, Paraiso Drive. To be exact, Paraiso Drive ka na. Ayun na. Ayan, tapos pag dinaretso mo, sa may mini-stop, diretso yun natin. Sa may mini-stop ka na, yan, babagsak. Sak mo na sa may main road ulit, sa Pote Alabang Road. Yan, mini stop. Ito yung San Antonio. Pag sinabi nilang
Saan ka nakatira? Pag mga taga Las Piñas na kaibigan natin. Sa San Antonio kami. O nasabi, no, saan banda yun? Sabi nila, sa may mini stop, ito yun. Landmark mini stop. Pag sinabi mo sa San Antonio, sa may mini stop. Or sabi nila, sa PMMS, yung nadaanan natin kanina, kung napansin nyo, may PMMS school. Isa rin landmark yung pag sinabing San Antonio, sa katira sa San Antonio, automatic. Mini stop or either mini stop or PMMS village yung sasabihin sa'yo. Ayan. For example, lalabas tayo ngayon. Example, pupunta ako sa simbahan ng Five Wounds. Galing akong SM. Kasi pansin nyo, hindi siya moving. Or moving man siya, pabagal. So, nag-decide kang pumunta ng Five Wounds, pero nag-shortcut ka, hindi naanan natin. Dire-diretso mo lang yun. Tapos ito, yung kanina, sabi ko nga, tumbok mo is yung Sapote Road. Alabang Sapote Road. Ayan. Tapos pagliko mo, ayan, sa left side is yung Five Wounds. So, mas mabilis, diba? Although walang traffic dito, pansin nyo, ba't pa ako dumaan doon? Pero bago ka makarating dito, dadaan ka ng SM, nung Moonwalk at nung Pure Gold. Promise, traffic doon. Parang na siyang mini EDSA. Pero dito, wala na masyadong traffic. Pero pag gabi, nagta-traffic din dito. Ayan. Yun muna, for the meantime, yun yung dinaanan natin. At malapit na ako sa bahay namin. Hopefully, nung umulan kahapon, wala namang nabaha sa inyo. Or wala namang nag-evacuate. Kasi sobrang lakas daw talaga. Although hindi ko nakita yung lugar kahapon during umuulan. Pero sabi nila 3 o'clock p.m. pa lang. Pero yung labas parang 5 to 6 p.m. na daw, sa sobrang dilim talaga. And hindi siya biro, guys, yung ulan kahapon. At kumukulog sa Baykidlat pa. So yun. Yun muna for the meantime nga. Sabi ko nga kanina. And kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do. Kung okay lang. Please like and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload tayo. Pasensya na talaga, hindi talaga ako napag-upload agad. Kasi nagkaroon na talaga ng problema. So, as always say, ride safe, stay safe. Bye-bye! See you on my next vlog.